guys, welcome back sa aming channel. So ngayon daw ay hindi, kahapon ay officially spring na, pero yung temperature parang hindi naman, malamig pa din. Nung pumasok ako kanina sa trabaho, minus 13, pero feels like minus 20. Ayun. Guys, andito na kami sa bahay. So, for today's topic, pag-usapan natin ang minimum wage dito sa Saskatchewan, Canada. So, guys, alam naman natin lahat na ang Canada ay napakalaki, kaya bawat province may kanya-kanyang policies, may kanya-kanyang rules, and of course, kanya-kanya rin ang minimum wage by province here in Canada. So, just to give you a reference kung magkano ang minimum wages by province, ilalagay po natin ang screen record dito sa ating video para makita nyo rin po. So, ang minimum hourly wages as of January 1, 2023 here in Canada, sa Alberta po ay 15 Canadian dollars, sa BC or British Columbia ay 15.65 Canadian dollars, sa Manitoba ay 13.50 Canadian dollars per hour po ito, guys. Sa New Brunswick ay 13.75 Canadian dollars. Sa Newfoundland and Labrador ay 13.70 Canadian dollars. Sa Northwest Territories ay 15.20 Canadian dollars. Sa Nova Scotia ay $13.60. Sa Nunavut ay $16. Sa Ontario ay 15.50 Canadian dollars. Sa Prince Edward Island ay 14.50 Canadian dollars. Sa Quebec ay 14.25 Canadian dollars. Sa Saskatchewan ay $13. Sa Yukon ay 15.70. So now, since we are located here in Saskatchewan, magpo-focus po tayo dito sa Saskatchewan. So as of this moment po, $13 per hour ang minimum wage dito. Pero po, by October 1, 2023, mag-i-increase po ang Saskatchewan ng minimum wage per hour, and that will be $14 per hour po. And come October 1, 2024, it will increase to $15 per hour. So parang same na siya ng Alberta. To like next year, 2024. So, for this video po, ipapakita po natin sa inyo kung hanggang saan naabot ang $13 per hour na minimum wage dito sa Saskatchewan. So, bibigyan ko po kayo ng computation para magkaroon po kayo ng idea kung magkano po yung matitake home nyo pag nabawasan na ng mga deductions, lahat-lahat. Now, dito po sa Canada, may tinatawag po na public holidays or stat holidays. Ilalagay po natin yung screenshot dito kung ano-ano po yung holidays na to, pero I'll be focusing po sa Saskatchewan province. Now, kapag nag-work po ang isang employee sa isa sa mga public holidays na yon na napakita natin dito sa ating video, makaka-earn po ang employee na yon ng 1.5 times their regular hourly rate. So, for the purpose of computing po, ang
i-compute po natin ay wala pong public holidays. Kumbaga mag-work lang po ang isang employee ng regular hours, wala pong stat holidays. So dito po sa Canada, normally po ang sahuran ay bi-weekly. And since ang kino-compute po natin ay per hour, sa isang linggo po, ang normal po na hours ng work nyo ay 40 hours. Equivalent po niyan sa days ay 5 days. Now, kapag sa bi-weekly po, ang total po niyan since bi-weekly ay 80 hours. Pag sa days po, equivalent po niyan ay 10 days. So, sa isang bi-weekly po, ang hours of work po niyan total is 80 hours. 80 hours, i-times po natin sa per hour na rate, which is $13. So, sa isang bi-weekly po na sahod nyo, lumalabas po na 1,040 yan. Gross po yun ah. Since dalawang beses po tayo sa sahod sa isang buwan, ang gross income po natin, i-times po natin yung 1,040 times 2. So, ang total po natin ay 2,080. Ngayon po, for the purpose po ng computing kung magkano talaga ang matitira sa sahod natin dito sa $13 per hour na minimum, tayo po ay gagamit ng app. So, disclaimer lamang po na ito po ay example only. Ito po ay parang for the purpose lamang ng representation kung magkano po talaga ang aabutin ng inyong sahod dito minus all the deduction, minus all the living expenses at kung magkano yung mapapadala natin sa Pilipinas. But of course, depende rin po kasi yan sa tao, depende po sa if you are a temporary foreign worker, depende po yan sa kontrata, and kung saan pong location. And just a reminder po, ito po ay regular hours only. Kung meron po kayong overtime, syempre mas malaki po yung gross nyo niyan. So, ipapakita po natin yung screenshot nitong ating app na ginamit para malaman din po ninyo at ma-compare nyo rin po kung nasa ibang province po kayo mapupunta para malaman nyo din po kung magkano yung approximately na matitira doon sa sahod nyo minus all the salary deduction. So, syempre guys, dito sa Canada, lagi po may taxes na kinakaltas sa sahod na i-share ko na po yan sa ibang mga vlog namin na the more income that you have, the more taxes that you have to pay to the government. So, for this computation po, ito po ay sa minimum wage earner po dito sa Saskatchewan province. So, for this computation po, ang federal tax deduction minus na po dun sa 2018 na gross income natin ay 276 Canadian dollars. Ang provincial tax deduction po ay 204 Canadian dollars. Ang CPP po, nasabi ko na po yan sa ibang vlog namin, yung Buhay Seaman to Buhay Canada, yung sa part ng sahod na dinededuct talaga, mandatory, ay yung CPP and EI talaga and the taxes. So for this computation po, ang CPP deduction ay 102 Canadian dollars. Ang EI deduction po ay 32.86 Canadian dollars. Ang total deduction po doon sa 2018 na salary na gross ay 615 Canadian dollars. So doon po sa gross income natin na dineduct na natin yung deduction talaga na yung CPP, federal taxes, provincial taxes, and EI, ang matitake home natin o yung net pay po natin ay 1,465 Canadian dollars. Ngayon po, for example, lagi po tayong for example kasi ito po ay reference only, hindi po talaga ito yung actual. Ang ano po nyo, ang entry nyo po dito sa Canada ay temporary foreign worker. Parang ako po ay temporary foreign worker nung dumating po ako dito sa Canada. Ang sahod ko po noon, ang minimum sahod ko po noon ay, if I'm not mistaken, ay 10.25 Canadian dollars or 10.75 Canadian dollars. So parang pag iniisip ko po sa ngayon, just looking back, hindi ko talaga lubusang maisip kung paano ko po napagkasya yung sahod ko noon. Syempre, ako rin po ay nagpapadala sa amin sa Pilipinas, sa mama ko, and then of course, yung living expenses ko din po dito sa Canada.
And syempre, iba rin talaga ang cost of living before sa cost of living right now. So as a temporary foreign worker po, kung yun po ang entry nyo dito, syempre iba-iba po ang ating magiging experience. Syempre iba-iba rin po yung probinsya na mapupuntahan natin. Iba-iba po yung employer kung saan tayo magtatrabaho. Iba-iba yung kontrata na mabibigay sa atin, yung mga inclusions na ipoprovide ng employer nyo sa inyo. Kaya very important talaga na i-check nyo yung kontrata. So yung net pay natin guys na 1,465 Canadian dollars, syempre meron pa tayong living expenses na i-deduct doon sa net pay natin. So yung living expenses guys ay nakadepende po yan sa bawat tao. Syempre iba-iba po tayo ng consumption, ng preferences. And yun nga, as what I've said earlier, kung ano-ano yung mga included dun sa kontrata na ibibigay na or ipoprovide sa inyo ng employer nyo. For example, kung ang accommodation na pinrovide sa inyo ng employer nyo eh malapit dun sa workplace, eh syempre makakatipid po kayo niyan kasi hindi na po kayo magbabayad ng transportation expenses or yung transportation cost nyo. Basta marami pong factor, but for the purpose po ng computation natin, eh magbibigay lang po tayo ng set amount. Ano lang po to, sample computation lamang. So, magbibigay lamang po tayo ng set amount. So, sa ating living expenses, lagi ko pong sinasabi sa inyo guys sa mga previous vlog namin na ang accommodation po ang medyo malaking part ng living expenses na kailangan nyo talagang paglaanan. Ngayon po, kung kayo po ay temporary foreign worker just like me, nakalagay po dun sa kontrata na ibibigay sa inyo or ipoprovide sa inyo ng employer kung saan po kayo titira, ganyan. And normally po, room lang po ang binabayaran ng temporary foreign worker. So, yun din po yung gagamitin natin na parang set amount. Magbibigay po tayo ng set amount dito sa ating computation na ang babayaran natin sa upa natin ng bahay ay dun lamang po sa room na ino-occupy natin. So, yung payment na isa-set natin ay 300 Canadian dollars. So, dun po sa total natin na 1,465, ima-minus na po natin yung renta natin dun sa inuupahan natin na room, which is 300. So, ang makukuha po natin dun sa amount na yon ay 1,165 Canadian dollars. So, yung next naman po natin na living expenses na i-deduct natin dito ay nakadepende ulit po sa bawat tao. Syempre, yung consumption or preferences. And of course, if you are a temporary foreign worker and meron po kayong kasamang ibang Filipino or kasama po dun sa bahay, nakadepende po yun sa pag-uusap nyo dun sa bahay na inuupahan nyo kung kayo ba ay shared. Shared yung inyong pagkain, yung groceries nyo, yung mga basic na food expenses, eh mas makakatipid po kayo dyan. So, based on my experience po, ganun po yung ginawa namin. Shared po kami sa aming food expenses. Kasi mas makakatipid na nga naman po kung kayo po ay shared. Pero of course po, for the purpose po ng ating computation, magsiset din po tayo ng amount. So, for example po, kayo po ay may cashier. Cashier nyo po yung mga housemates nyo. Ang inyong share doon sa bahay for your food expenses ay 250 Canadian dollars. So sa 1,165 na natira sa atin minus sa ating upa, ima-minus naman natin yung ating share doon sa pagkain, which is 250 Canadian dollars. So may matitira po tayong 915 Canadian dollars. So yung next naman po natin ay yung transportation natin. So it depends na naman po or case-to-case basis po yan kung yung kinuha po sa inyo ng inyong employer ay malapit dun sa pinagtatrabuhan nyo, I mean yung bahay, eh maglalakad na lang po kayo, eh mas makakamenos kayo kasi hindi nyo na kailangan mag-set ng inyong transportation cost. Pwede kayong mag-bike or pwede na lang kayong maglakad. Pero yun nga po, for example po, medyo malayo yung inyong accommodation dun sa workplace po ninyo, syempre po kailangan nyo pong mag-bus. Obligado po kayong mag-set ng transportation expenses. So, ma-share ko lang po sa inyo ang experience ko. Kasi po, ang experience po namin ay yung workplace po namin ay outside sa city. Kasi po, yung workplace po namin, yung location niya, yung malapit na neighborhood doon, medyo expensive po talaga ang renta. So, yung employer po namin, kinuhaan po kami ng accommodation na sa city po para mas makatipid.
So, ang ginawa po ng aming employer para hindi na po kami mahirapan mag-isip pa, ay kinuwaan niya po kami ng shuttle service, which, if I am not mistaken, we paid monthly. Pero nakadepende po kasi yung expenses dun sa shuttle service kung ilan pa po kaming gumagamit doon sa shuttle service na po na kinuha po sa amin ng employer. Kasi kung mas marami pa kaming gumagamit, mas medyo mababa yung share namin dun sa shuttle service payment. Pero kung koonti na lang kami, medyo mas malaki. Pero yun po yung experience ko. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, hindi ko talaga ma-worry kung papaano ko na pagkasya-kasya yung aking sahod noon na 10.75 minimum wage per hour. Pero napagkasya naman po. So for the purpose lamang po ng ating computation, tayo po ay magsiset ng transportation expenses. Kumbaga, for example po, kayo po ay nagbabas going to your workplace. So, kukuha po tayo ng monthly pass. So, for example po, dito po kayo located kung saan ako located. So, ang monthly pass po dito ay, ang cost niya po ay 83 Canadian dollars. So, yung natira po natin na 915 Canadian dollars, i-minus na po natin yung transportation expenses po natin dun sa ating monthly pass. So, ang total pong natira sa atin ay 832 Canadian dollars. So, meron pa po ba tayong i-deduct dun sa ating natirang amount na 832 Canadian dollars? Case-to-case basis pa rin po iyan. Kung kayo po ay magsiset pa ng inyong savings, halimbawa, magsisave kayo $100 a month, or magsiset kayo ng $200 for yourself lamang po, kumbaga, for leisure purposes or yung pang bili nyo ng damit, pambili nyo ng parang personal, parang toiletries or something. But for the purpose po ng ating computation, tayo po ay magsaset ng 200 Canadian dollars na miscellaneous expenses. So sa 832 Canadian dollars po, i-minus po natin yung 200 Canadian dollars na miscellaneous expenses po. So, ang total po na matitira po sa atin ay 632 Canadian dollars. So, yung 632 Canadian dollars natin ay kapag kinonvert po natin yan sa Philippine peso, kung tayo po ay magpapadala sa Pilipinas, ang palitan po ngayon ay 39.69 in Philippine peso po. Ngayon po, i-times po natin yung 632 Canadian dollars times sa palitan na 39.69 Philippine peso po. Ang mapapadala po natin sa Pilipinas ay 25,084 pesos and 8 centavos in Philippine peso na po yan. So I hope nakatulong po itong video na to sa mga nagbabalak na makapunta dito sa Saskatchewan, Canada. At nagwo-wonder kung magkano yung minimum wage, kung magkano yung matitira sa sahod. At least, for this sample computation, magkakaroon po kayo ng idea kung magkano roughly ang matitira sa sahod nyo minus all the deduction, minus all the living expenses, and kung magkano yung mapapadala natin sa pamilya natin sa Pilipinas. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to, please like this video. And if you have questions about Saskatchewan, Canada, please comment down below po and sasagutin po natin yan. And please do subscribe to our channel po. So hanggang dito na lang po itong video na to and we'll be seeing you po sa aming next vlog. Bye!